Hello po mga kabonsai, isang pong maulana hapon po sa inyo mga kabonsai. Sa mga kabonsai po natin dyan, mga kaibigan po natin around the world and mga sapito sa Pilipinas, magandang hapon po. Medyo maulan po pero kailangan po natin gumawa ng video para mayroon po tayo maibigay sa inyo na tips, another tips po sa pagbabonsai at mga idea po sa pagbabonsai. Ngayon pong araw is may bago po tayong tatalakayin at i-share po sa inyo mga kabonsai ang ating gagawin ngayon na content. Kaya po sana po makatulong and maka-inspired po sa inyo. Kaya po sa pangabaguhan po sa channel po, please subscribe and hit notification bell para updated po kayo palagi sa mga gagawin ko mga video. Kaya po kung natatagalin, simulan natin mga kabonsai. Let's go! Yun na nga mga kabonsai, bago ko simulan yung ating video ngayon, is gusto ko na pong ipakita sa inyo itong ating natawag po na Picus concina o rembalete. Ito po, ito po ay hindi sana magiging ganito yung forma niya. Magiging ganito yung forma niya, kaso na-disgrasya po natin, pag-wire po natin is naputol po ito. Pero good news naman po is nakuha natin yung ating gustong magiging forma sa pamamagitan po ng kahit naputol po ito. Kaya ipapakita ko po sa inyo yung naputol po na na isa pong trunk ito. Kaya ito po, ipapakita ko sa inyo. Ayan po. Ito po sana yung nasa taas niya. Nasa taas na itong bonsai na ito. Pero ngayon po, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Good news po is nabuhay din po. True cutting po. Pinutol ko yung malaki niya. At meron na tayong yan. Ito po nakikita nyo po is meron na ugat. Hindi ko muna po siya binilad. Nilagay ko muna po siya sa lilim. Pero good news po is nabuhay po. Ayan po mga kabonsai. Or share lang po. Ayan. Ayan mga kabonsai. Na-wire po na sana siya. Alisirasya natin. Ayan nga po mga kabonsai. Ngayon po is papakita ko po sa inyo. Ito pong nasa harapan nyo is natawag po natin na Argao Taiwan. O Premna Micropilia. Premna Micropilia po is originated po sa Taiwan. Argao Taiwan. Kaya po tinawag siyang Argao Taiwan kasi originated po sa Taiwan. Para sa hindi po nakakaalam sa mga baguhan po sa na gusto magsimula sa pagbabonsai. Ngayon po is isi-share ko po sa inyo yung bagong-bagong video na content natin gagawin. Naisipan ko po para i-share ko lang po sa inyo. Aside po sa mga pag-produce ng ating mga Argao Taiwan is meron po tayong easy way para makapag-produce or makapag-gawa po tayo ng medyo malaking trunk. Ayan, medyo malaking trunk po pwede pong ang pinaka-main po na gagawin natin ngayon is paano po natin siya pagdidikitin ng sa madaling paraan sa mga kabonsai. Ito po is matagal na pero halos po pag once po siguro pag tinanggal ko ito is matatanggal po kasi hindi naman po siya talaga totaling kadikit kung once na binupuse natin yung ating Argao Taiwan. Ito naman po is isuturo ko po sa inyo ngayon kung paano natin siya mapapamadali. Kaya ngayon po start po tayo mga kabonsai. Yan. Ito po mga kabonsai is napagdikit po natin siya. Dinikit ko muna po siya at ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano natin siya mapapadikit na ito po ay dalawang na puno na pinagdikit natin. Aside po sa pwede na tawagin ito pong puce or pwede na po natin itong pasting ng ating pagdikitin yung dalawang main trunk at mayroon pong dalawang ugat. Ang tawag doon basta yun po. Ngayon po ituturo ko sa inyo. Meron po ako dito papakita. Ito po. Is magkahiwalay. Pinagdikit ko po siya kasi yung isa po is alanganin po yung tubo niya. Alanganin po yung tubo niya. Wala po dito. Kaya parang style lang po siya na isa pong pwede po siyang gawing cascade. Pero ngayon po is ito naman po is from stem cutting po ito mga kabonsai. Stem cutting. Pero ngayon po is gagawin po natin. Pagdidikitin po natin siya aside po sa tinatalian yan. Ngayon po ipapakita ko sa inyo. Kaya let's go mga kabonsai. Let's do this. Kung nakikita nyo po ito mga kabonsai, siya po itong Mami Bonsai, Mami Argao Taiwan. Ito po ay napagdikit ko lang po na madaling paraan. Mas naunahan pa po ang mga ganito. Mas naunahan pa po itong mga ganitong ginawa ko is pinagdikit-dikit ko yung galing po sa stem propagation ng ating Argao Taiwan. Naunahan pa po ito. Naunahan pa itong mga pinus natin na nakaraang mga video natin. Naunahan pa. Tingnan nyo po yung pagkakaiba. Medyo talaga, sa totoo lang po talaga, dumikit siya masyado. Yan, yan. Ngayon, papakita ko po sa inyo kung paano ko po siya napagdikit na totally. At para madali po sa mga bagong po. Hindi lang po sa Argao Taiwan ito nangyayari, kundi po sa ating mga ibang mga material. Kaya po ng balete,
lahat po ng uri ng basta pare-pareho pong puno at yung may mga uri related po o katulad po ng mga family po is mga bitex, mga bitex or mga picos o mga lahat po ng basta pwede po siyang i-grab or i-fuse mga kabonsai. Yan po. Ngayon po is papakita ko na po sa inyo mga kabonsai. Pag ganito po yung bonsai nyo is pinagdikit nyo, meron po kayong dalawang piraso katulad po ng ganito. May dalawa kayong piraso is pwede nyo pong pagdidikitin siya. Pagdidikitin po natin sa madaling paraan. Ito po is dalawang puno po siya para mag-combine po, mag-combine yung kapagandahan niya is gagawin po natin. Ipapakita ko po sa inyo. Simula po, dapat po may gamit po kayong cutter. Cutter ano? Cutter. At ngayon po is, siyempre nagkahiwalay po ito. Magkahiwalay ito. Ngayon po, isusugatan nyo ito. Susugatan nyo po ito. Susugatan nyo ito para pag naghilom is pareho po silang magdikitan. Yan ang pinaka basic po natin na tuturo ko ngayon sa iyong araw. Yan po. Mga kabonsai. Yan po. Susugatan po natin sa pagdidikitan natin. Sa parte na ipagdidikit natin. Tulad po nito. Dapat po is pantay. Yan po. Nasugatan ko na po siya. Yan. Nasugatan ko na yung isa. Is ngayon po isusugatan naman natin itong isa. Yan po, nasugatan na natin yung dalawa. Ngayon po is pagdidikitin natin siya. Yan, ganyan po. Yan, mga kabonsai, napagdikit na natin. Ngayon po, isalagyan natin siya ng table, ay yung tawag dito, wrapping at plastic wrapper. Halos ganito po yung ginawa ko noong hindi na matanggal. Gumawa ko yung sila, hindi, sa pinakita ko po. Mas madali. Tapos pwede po kayong gumamit. Yan po, napagdikit na po natin. Parehas po sila may sugat. Para mas madali, mas matibay po yung pakadikit niya is pwede po tayong gumamit ng nylon or pwede din po yung mga pangikis natin. Yan po. Nakikita nyo po is ganyan yung mangyayari. Para pwede naman po yung gawin is kung hindi po kayo kontento sa ganito lang, pwede naman po gawin yung tatlo, apat, mas madali po yun kaysa po sa tinatalian lang or or ganito lang po ginagawa natin. Pinagsama-sama natin yung isang mga ilang puno sa para maging isa sila. Pero medyo matagal po ito kasi wala pong sugat. Hindi po siya totally makakapagdikit na maaga. Yan mga bonsai. Yan mga kabonsai, nakagawa na tayo. Dito na po tayo magtatapos mga kabonsai. Sana po nakapag-atid naman ako sa inyo ng konting idea and tips para sa basic po sa pagbabonsai. Yan po. Yun po naging result ng ating ginawa. Mga kabonsai, sa panibago po nating content na ginawa po ngayong araw, sana po nakapag-atid ako ng simple and basic tips po sa mga idea mga kabonsai natin sa larangan ng pagbubonsai, lalo na po sa mga baguhan po sa pagbubonsai, sa larangan ng pagbubonsai. Kaya po, kung hindi po kayo nakasubscribe sa muli po, subscribe po, hit the notification bell para updated po kayo palagi sa mga ginagawa natin na video. Sa muli po, patuloy po ako nagpapasalamat sa inyo mga kabonsai sa patuloy ng suporta at paglalaan ng konting oras sa channel na ito. Diyos mabalos po sa Indugabos, Indicol po language at God bless po and keep safe as always po mga kabonsai. Salamat po. Bye-bye.